Eto na nga po, mga kababayan. Si dating Pangulong Duterte, napasubo yung kampo ni dating Pangulong Duterte. Bakit to, mga kababayan? Eh, si Panelo kasi madaldal eh. No? Nagyabang pa kasi si Panelo. Eto po ngayon, mga kababayan, mas parang lalo nilang inilubog sa Kumunoy ang sarili nila, mga bossing. Nagyabang pa kasi si Panelo eh. Eh, nakita, cancel! No? Nakita nila, cancel. Ay, saka nagtanong, totoo ba cancel? Pagkatapos na makumpirma na cancel yung hearing sa Quadcom, biglang nag-live. Biglang nag-live at nagyabang na, eh, pupunta po ang dating Pangulong Duterte. Mga sira din ang tuktok eh, no? Kung kailan nag-cancel, saka pupunta. O anyway, mga bossing, eto na nga po, no? Umpisahan natin doon sa bakit o kung ano ang dahilan at maaaring mapapasok ang International Criminal Court, mga bossing. Medyo na ano si Digong dito. Nahilo-hilo doon sa kanyang isasagot, mga kababayan. Una, panoorin nyo na lang. Eto, mga bossing. Oh. Ano ng pulisa? Ang ayan. Because matagal na kasi ito, sir. This is a 1935 revised penal code. Okay. Hindi na na-amend yan, sir. So yung period of detention, wala yan. Hindi na na-amend yan. Mm. So it's an outmoded, not effective, no longer applicable. Narinig niyo yon, mga kababayan? Not effective. For the present day reality. Kasi noon, sir, mga kriminal, pwede takbo. Ibig sabihin, ineffective, hindi epektibo. Magsakay ng karabaw o mga sakyanan. Ngayon, sir, wala, you know, they can move fast with all the available vehicles on their hand. So we have to amend the laws of criminal procedure for the palubog criminal na to. Law itself. So. Okay, thank you very much, Mr. Chair. Now, Mr. Chair, with the kind indulgence, yeah, please. Palubog na to, mga kababayan. Ayan na po si Congressman Benny Abante. Congressman Atyong, can I just, in relation to what he's trying to ask, I'd like to ask the former president, with due respect, yes, the president. So you're telling us that the judicial system in this country is not that effective. You said galing sa bibig ni dating Pangulong Duterte yon. Kaya po hinighlight ko sa inyo, mga kababayan, yung pagkakasabi niya ng hindi na epektibo, no? Ineffective. It's not effective. It has become insufficient. Uy, naiba na. Insufficient. And but you also said that it's not actually effective. Because if you're sinabi mo yun, narinig namin, 'di ba? Narinig natin, mga kababayan. Sinabi ng dating Pangulong Duterte mismo 'yon. Saying that Mr. President, I'm kind of confused because you would be giving the authority to the ICC to come here and investigate. Correct. Because they were saying that the judicial system in this country is not effective. Mm. Yes. Mr. Chair. O di ba yun yung sinisigaw ng mga DDS, mga kababayan? Oh, gumagana ang ating justice system. Eh, sabi mismo ng dating Pangulong Duterte, ineffective at hindi na gumagana. Tapos, nung medyo, naku, yari ata ako dito ha. Uy, ang sabi ko, insufficient, hindi ineffective. Pero rinig na rinig po natin, not effective. Therefore, I have to be frank. Therefore, you are giving the right for the ICC to come and investigate. Are you doing that? I will tell them a difference. Dito, mga kababayan, wala na. Itatry ni tatay na lumusot, mga bossing, doon sa kanyang sinabi, ano? Okay. Because what you said when you were president was quite different to what you're trying to say. Panelo, nakikinig ka. Kasalanan mong lahat to. Mayabang ka kasi. Now, as a private citizen, when you were president, you were saying that there's nothing wrong with the judicial system in this country. So that the ICC has no right whatsoever to investigate. Gusto kong mag-comment, no, yung mga DDS dyan na sabihin yun,
Ayan, pinaglaruan ni dating Pangulong Duterte ang Congress. Sige nga, i-comment nyo yan dyan. Oh. But now as a private citizen, Mr. Chair, I'm kind of confused because right now you're telling me that the judicial system in this country is insufficient and ineffective. Therefore, you are giving the right for the ICC to come in and investigate. Civilian ako, sir. Iba naman yung presidente ako. Oh. That is a different story. Nung presidente, nung sa kanya, eh gumagana. Pero kapag kaiba na ang presidente, hindi na gumagana. Diyos ko, Lord. Panahon-panahon lang yung lalabas sa bunganga mo. Bukas, mga kababayan, antayin nyo si Panelo. Sasabihin ni Panelo, alam nyo naman po ang ating former president, mahilig magbiro yan. Biro na lang po yan kay Panelo bukas, mga kababayan. Yan po ang ipapalusot ng mga DDS bukas, mga boss. Alam nyo naman kung ano yung hyperbole ng dating Pangulo eh. Alam nyo naman na mapagbiro ang dating Pangulo eh. Oh. So therefore, Mr. President, just one question ulit, no? So are you trying to change your position now, being a private citizen? Oh. To what you said when you were president? In what manner, sir? As what you've said, that you were president then, now you're a private citizen. Because of that, you are able to say that the judicial system in this country is ineffective and insufficient. Sinabi niya yun. Not ineffective, insufficient. Oh, sinabi niya yun, di ba? Mismong narinig natin yun, not effective na daw po. Tapos ngayon, medyo nahuhuli, medyo sabi niya siguro sa isip-isip niya, alanganin ako doon sa binitawang ko salita na yun, ha? insufficient na lang. Insufficient talaga. Mr. President. Final answer na po ba yan? Ano ba talaga, kuya? Ano? Final answer? Pera o bayong? I heard the word ineffective. I heard it. Yes, sir. Hindi siya makapalag kay ano, no? Benny Abante. Alam niyo po, mga kababayan, yung mga DDS, visit na visit. Sabi po kay ano, kay Pastor Abante, mga kababayan, eto yung pastor na ano, mga DDS to, ha, eto yung pastor na masama daw po, mga bossing. Eh samantalang, ayun, no, si Tatay Digong nila, nagsisinungaling. Narinig na po natin, mga kababayan, ano, na sinabi niya, hindi effective. Tapos biglang iniba na. That's why I repeated it when I said I have ineffective. I have big ears like you do. So I heard it. Natatawa na lang si Congressman Benny Abante, mga kababayan, ano? Please proceed, Congressman Adyong. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. President, for that. Huwag natin pakinggan niya si Adyong, no? Medyo malambot. Ang yabang ni Adyong nung mga bandang huli. Pero dito, kaharap na yung presidente, dating presidente, medyo malambot na, medyo lumamya na eh, no? Mga kababayan. So, dumako ho tayo, mga bossing. O, tama nga yung narinig natin, no? Na ineffective, no? At meron pa tayong isang narinig, mga kababayan. Doon po sa pag-i-interpolate po, mga bossing, ni Congresswoman Jinx Luistro. Nabanggit po doon ng ating presidente na kumbaga okay siya na isurrender ang kanyang sarili. Maganda po yung mga katanungan at yung mga palitan ng pag-uusap ni Congresswoman Jinx Luistro, mga kababayan eh. No? Doon lalong nalaglag din ang dating Pangulong Duterte. Kaya alam nyo po, mga DDS, sisihin nyo si Panelo. Mayabang kasi. Oh.